talaga sa Lord na walang iniisa sa pamilya ko. At yun, tuloy-tuloy hanggang sa bago matapos tong taon na to, sobrang gamit na gamit ako sa Lord. Bagamat, ganun naman talaga, walang hindi nakakapagod na trabaho. Amen po ba? Pero ang nakakatuwa doon, sinusustain at binibigyan ka ng Lord ng lakas. Para sa panibagong umaga at binigising ka niya para magpatuloy, no? Kasi kapag hindi mo nararamdaman yung biyaya at lakas ng Panginoon, ibig sabihin ay nawawala ka na sa Panginoon. Totoo po yan. Kasi kapag napapagod ka lang sa wala lang, mapapil mo talaga na drain ka at pagod na pagod ka. Kasi ang Lord, kapag kinakausap natin siya, hinihiling natin na Lord, alawin mo ko. Alawin mo ko, bigyan mo ko ng lakas sa araw-araw. Salamat sa pagkatapos ng buong araw nito na kahit pagod, bukas bigyan mo ulit ako ng lakas. Kaya sobrang pasalamat talaga sa Lord sa lahat-lahat ng ginagawa niya, no? At yun, nakakatuwa din bago din matapos ng taon na to, sobrang naging productive dahil yun, nadagdagan yung praise and worship team. At natutuwa ako sa ikaw, Lord, sabi ko hindi ko man to, although hinihingi ko to dati, sobrang prayer ko talaga na magkaroon ng next to me. Pero nakakatuwa kasi eto na siya, sabi ko, sabi mo nga, perfect time. Hindi pa pwedeng madaliin ang lahat ng bagay. Kaya sabi ko, Lord, sige, sabi ko, ito yung binigay mo, sabi ko, lagi naman yun yung prayer ko, ikaw na yung siyang bahala. Kasi pag tayo yung nasusunod, na-fail, nasasaktan tayo kasi bakit ganito, tapos hindi naman natutupad. So nakakatawa yun ang nangyayari, at in perfect time nga, ayun, nakakatawa kasi nag-i-stand rin yung mga kabataan, lalo na sa praise and worship team. Sobrang proud ako sa inyo, proud ate talaga. At yun, sobrang natutuwa ako kasi meron silang motivation talaga kung paano magpatuloy sa Panginoon, no? Kaya ayun, sobrang bago matapos ng taon na to, sobrang napakasarap sa feeling, good or bad talaga, praise the Lord, kasi hindi ibibigay ng Lord ang bawat pagsubok sa atin ng hindi natin kaya. Tayo lang yung mismong sumusuko, kaya meron nagpapakamatay, nagsisuicide, pero ang Lord, alam niya kung hanggang saan lang yung kaya natin. Kaya mag-still lang tayo sa gusto na iparating na at pinapagawa sa atin ng Lord. Kaya yun po, sobrang thankful po sa 2020. Ayan. Yan, sige po, mayroon pa po na gusto magbahagi ng blessing na ibinigay ng Lord sa kanya. Sige po, maaari lang pong tumayo. Sige po, wag na po kayo maya. Ayan, si Nanay Lynn. Bigyan po natin sa malakpak ang Panginoon para sa Lord kay Nanay Lynn. Lang ba? Good morning kay Lord. Good morning sa lahat. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord dahil nga nawala nga ako dito. Hindi ako nakapagsamba dahil nga pumunta kami sa Bulacan. Pero ilang ano lang, parang nalulungkot ako dahil nga hindi ko nakaano dito sa sambahan. Nakakalungkot na kulang ako. Ngayong Pasko, hindi ko na ano na marami akong pagkukulang kay Lord, kaya nalulungkot ako. Bagamat, pasalamat din ako kay Lord dahil nga kahit hinihika naman ako, alam ko na pinapalakas niya ako. Hindi niya ako pinapabayaan sa mga problema na darating sa akin. Laging nandyan siya sa akin, nag-agabay. Alam ko, katulad sa anak ko ngayon na hindi rin nakapagsamba, nalulungkot ako dahil nga marami na rin silang kulang sa kay Lord. Napakalungkot. Yan lang pagpipray ko kay Lord na sana maging manatili sila kay Lord dahil nga wala namang ibang ano sa buhay natin nga pagdadaanan kung hindi si Lord naman ang magbibigay sa atin. Kaya lahat na yan, kahit sa ganyan na mga paraan, pasalamatan ko si Lord sa buhay ko sa malaki dahil nga nagkaroon ako ng pamilya dito sa simbahan na ito. Dati wala akong ano, parang maraming kulang sa buhay ko, pero ngayon nga nandito ako, napupunuan ng
napupunuan yung buhay ko na parang nakukompleto ako pag nandito ako sa sambahan na ito. Kaya pasalamatan ko si Lord sa buhay ko, sa lahat na pagdadaanan ko naman, alam ko si Lord nandiyan palagi sa akin. Kaya lahat ng mga bagay na binigay niya sa akin, maraming salamat Lord sa lahat. Amen. Sa buhay ko. Amen. Sa pagdadaan namin sa mga nakaraan nga mga problema nga matindi. Hindi ako pinabayaan ni Lord, kaya maraming salamat Lord. Thank you Lord. Ayan, kompleto ang pamilya ni Nanay Nida. Alam niyo po ba, ayan, share ko lang po bago po may mag-next. Sobrang powerful po yung mag-pray over po tayo sa ating mga pamilya habang natutulog, lalo po kung katabi po natin. Sobrang powerful po niya. Naniniwala po ako dyan. Kasi yung tatay namin, ayan, si tatay nato, ganun po kami. Kasi dati magkakatabi-tabi kami talaga natutulog. At bagamat hindi natin siya nakakasama, no, kasi nga walang babantay doon sa gate. So, alam ko na ang Lord ang kumikilos lagi sa kanya. At natutuwa kami kasi dati, talaga sabi nga ni Mama, pinagbabawalan kami na mag-church, no. Pero ang Lord ang siyang kumikilos. Wala man tayong magagawa, pero ang gusto ng Lord is yung part na magagawa natin is ipag-pray sila. Kasi kapag hindi, sabi nga, di ba, pag hindi na natin kaya, pagkatiwala natin sa Lord. Pero huwag tayong titigil na ipanalangin sila. Lalo-lalo po, powerful po talaga yung ipag-pray over natin sila na habang natutulog. Sobrang doon lalo kumikilos ang Panginoon po talaga. At natutuwa ako kasi ngayon hindi na siya yung katulad ng dati na nagagalit na kapag mag-church kami. Lalo dati na nangyari sa buhay ko, hindi ko nang kwento, masyado mahaba yun. Baka tapos tayo ng pecha. Bumalik yung ganun niyang ugali, pero nakakatuwa kasi ganun din ang ako naman yun yung nagpipray over sa kanya na Lord, sana hipuin mo siya, na bumalik sa dati, na ganun siya. At nakakatawa, sobrang powerful po talaga. At natutuwa kasi ganun po talaga kahit ina-approach mo na yung magulong. Kasi hindi kami nagkaayos. Pero nakakatawa, nung time na pinagpipray over ko siya, siya na mismo yung kumibo sa akin. At sobrang nung nung nangyari yun, sobrang grabe talaga yung iyak ko at sobrang pasasalamat ko talaga sa Lord. At totoo po talaga yun, kapag pinagpipray over natin yung mga pamilya natin na hindi natin katulad, paano ko po sinasabi hindi katulad ng pananampalataya? One day po talaga may gagawin, sabi ko, in perfect time, hindi man ngayon, ganun dati si Nanay Leonides, isi-share ko lang din, no, na hindi, na sinabihan niya kami ni Pastora dati na, wag na ako, Pastora, si Tintin na lang. Pero, hindi kami tumigil ng pagpapipray sa kanya at sabi ko kay Tintin, i-pray over mo yun, mama mo, habang natutulog. At yun, di ba, may bunga talaga, in perfect time po talaga. Kaya naniniwala po ko doon. Kaya kung hindi natin kayang i-approach yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, sa habang gising, ipag-pray over po natin sila. At naniniwala ko na ang Diyos ang kikilos sa kanila. Amen po. Kaya sige po, meron pa po ba? Ayan, sige po. Dandan? Sige po, wala na po. Isang malakas at mataas sa palakpak nga po para sa Lord, para sa magbabahagi ng ating Word of God, na ibabahagi ng ating Pastora Baby Custodio. Ay pong lahat ay tumayo. Harap sa kanan. Kaliwa. Tingin po tayo dito sa ating wall. Bago man magtapos itong ating taon, atin pong i-recite muli, namnamin, isa puso, isa buhay, ang ating vision statement as the Church of the Living Faith. Ito po, 1, 2, ready, begin. We are the community of believers that demonstrate living faith in the Lord Jesus Christ to bring salvation to the lost and fulfill the expansion of God's kingdom agenda. And our mission is, mission statement is to build communities, believers by full reliance and deep intimacy with the Lord, advancing the kingdom by all means possible, spreading forcefully for the pulling down of strongholds, continuously for the empowering and sending out disciple makers and harvesting souls with passion.
And our central task is faith. Amen. Tayo muna po ipumikit, tayo yumuko, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, purihin ka, sambahin ka. Ito yung araw, O God, na ginawa mo upang kami ay sama-sama na dumulog sa inyo. Dali namin sa inyo ang aming mga papuri, ang aming pasasalamat, ang aming handog, O God. You are the greatest among all, O God. Walang ibang katulad mo. Ikaw ang nag-iisang Panginoon, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lord, patuloy naming isine-celebrate ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan sa buong sangkatauhan. Ito po yung araw, Panginoon, na ginawa mo upang patuloy kami po ay tumanggap ng inyong mga instruksyones, Lord God, ng inyong mga salita, ng inyong correction, Lord God. Salamat ng marami. Basbasan mo at pagpalain ang bawat anak mong nandirito. Wala kang isa mang lalagpasan, makinabang kaming mainam sa inihanda mong masaganang pagpapala para sa aming mga kaluluwa. We bless you, we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin muli ang Lord at makakaupo na po ang lahat. Nagdi-disinfect naman po. I'm going to remove my mask. Kamusta po ang lahat? Kamusta po ang lahat? Amen. Tayo po ay nagdiwang nung last Friday, Sunday ngayon, ng Pasko. Maalog na kapaskuhan. Biro nyo po, 7:37 yata in the morning, nung Friday, nandun po kami sa Bukawi. Sabi ko, nahihilo ako. Di naman ako ganun kapuyat. Nakita ko po yung aming lampshade na may stand. Yumuyog-yog. Ay ko, tinatamaan kaya ng electric fan? Eh, hindi naman pala umaabot yung electric fan. Pero yumuyog-yog. Kasi may sinabit akong mga dahon-dahon at saka mga palamuti ng Pasko. Nakita ko po na yumuyog-yog. Medyo matagal siya. Medyo ilang minuto, mga 40 minutes. 5 minutes talaga? Oh. Kasi po, medyo minto siya tapos nag-linger siya. Ako, hindi pa siya tapos. Alam niyo po ba nung madaling araw naman ng Tuesday? Last Tuesday, 2 a.m. Akala ko naman na nanaginip ako. Lumilindol. Pa, kinakap ako yung asawa ko. Lumilindol. Akala ko pa naginip. Talaga palang lumindol. Nang 2 a.m. nung Tuesday ng madaling araw. Pagdating nung Friday, alam niyo po yung iba hindi alam. Sabi po nung iba, may hangover, masyadong puyat, tulog pa. Kasi nung Friday na yon 7:37 I think, in the morning, dun siya yumugyog. Pero hindi yun ang ating pag-uusapan. Amen? Mabuti ang Diyos! Palakpakan nga po natin siya muli. Katapat-tapat ang Diyos, walang katulad. Bagamat siyam na buwan po tayong nandito pa rin, at ang balita kagabi sa emergency cabinet meeting po ni Presidente, merong bagong strain ng COVID. At ang sabi, mas mabilis siyang makahawa. Siya po ay nag-mutate na. Siya ay sobrang nag-excel na. Pero tayo ay mananatiling nagtotrust sa Lord. Amen? Can we all stand up and open your Bible sa aklat po ng Mateo, last chapter and the last verse. Pinakahuling kabanata ng aklat ng Mateo at yung pinakahuli-huliang talata. Verse 20 ng Matthew 28. Chapter 28 of Matthew, verse 20. Say amen pag nandyan na po kayo. Yes, sabay-sabay po nating basahin. Verse 21, 2, ready? Begin. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ng Diyos, pinagpala niya po ang kanyang salita, makakaupo ng lahat. Kamusta po after the Christmas celebration? Noon lamang po bang Friday? Ang kasiyahan? Ang pagdiriwang? Bagamat malungkot sa tradisyong Pilipino, may mariringgan ka kahit Christian family or Christian believers, ay hindi kami masyadong naghahanda pag Pasko. Tinotodo namin pag 31.
yung paghihiwalay ng taon. Sana wala akong makitang Kristiyano naka polka dots. Duster, polka dots, something-something dyan. Even to the point nakasabit, bilog-bilog sa bintana, sa pinto, kulang na lang yung suha ng Davao naka... Mamaya ibitin ninyo, durian ah! Tapos napatid. Eksakto may dadaan. Nakaka-relate po ba kayo sa sinasabi ko? Sasabihin nila, ay hindi kami masyadong nakatodong maghanda pag Christmas kasi pag bagong taon yun ang reunion namin, paghihiwalay ng taon, doon tinotodo yung paghahanda, lahat-lahat na. Samantalang ang ating pinagdiriwang ay ang kapanganakan ng Panginoon, ang dakilang manunubos. Hindi po nasulat sa Biblia na December 25 ang exact na kapanganakan ni Jesus dito sa mundong ibabaw. Hindi rin po tayo sinasabi, ipag-celebrate nyo sa birthday ni Jesus. Ipagpasalamat natin, ipagdiwang po natin yung Savior na dumating. Amen? Nung pa lamang pong pagkapanganak ni Birheng Maria, maniwala kayo't sa hindi, siya po ay talagang birhen. The virgin birth conception of Jesus by the power of the Holy Spirit sa makapangyarihang kilos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, naglihi ang isang dalagang malinis. Sinabihan po siya ng anghel, pangangalanan mo ang iyong anak na Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang, sa mga tao, sa kanilang mga kasalanan. Sa banda po ng 7:14 ng Isaiah chapter 7, verse 14, and this will be the sign. A virgin will give birth to a son, and he will call his name Emmanuel, which means God is with us. God is with us. Dito sa binabasa po natin, chapter 28, the last chapter of Matthew, ang sinasabi po ng Bible scholars, ito raw pong eksenang ito ay 9 months na po after the ascension. Si Jesus po ay umakyat na po sa kalangitan after niya po mabuhay maguli. 9 months na daw po ang lumilipas. And all the disciples, the 11 of them, were full of fear and uncertainties. Ano yon? Sila po ay pinapursue ng mga Romanong sundalo at ng mga religious leaders, matataas na opisyales ng kanilang sekta during their time, the Judaism belief. Yung mga high priest, yung mga saserdote, yung mga inuupahan na mga false witness, sila po ay hinahabol. Sila po ay ipinahuhuli ang mga alagad during this time. Alam niyo po, nagsalita ang Panginoon. Tingnan niyo sa verse 18, dyan sa chapter na yan. Chapter 28 of Matthew, verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Why the assurance? Why the elaboration? Bakit kailangan niyang bigyan ng particular na diin? Sabi dyan, sa 18, lumapit si Jesus sa kanila. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. Since time immemorial, even the world began, ang Lord po ay meron ng great design for our happiness, for our joy, because the Lord Himself is the fountain. Siya po yung bukal ng lahat ng bagay na dakila, kapuri-puri, may mabuting ulat, lahat ng excellenteng bagay. Siya po ang pinagmumulan. Amen? Wala pong ibang source ng excellence, ng purity, kundi siya.
maging tayo po, particular sa mga mamamayan na nilikha niya, tayo po ay nais niya na dulutan ng kaligayahan, ng kagalakan. Amen? Yun po yung original, the great design of the Lord. Nare-recall niyo po ba ang creation in the book of Genesis? For 5 days, the Lord created through His word. Let there be light, and there was light. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop. Lumilipad, gumagapang, may apat na paa, walang paa, nagkukrol, nagsuswim, dambuhala, at maliliit. Maaamo at maiilap lahat ng uri ng prutas. Ano yung punto rito? Ipinrepair na mainam ng Lord ang hardin o paraiso ng Eden bago dumating ang ika-anim na araw at ang kanyang mismong mga kamay dumakot ng lupa o alabok, hinulman niyang tao at inihingahan sa 2 butas ng kanyang ilong at ito ay naging si Adan. Amen? Ano po yung pinakikita nito sa atin? Bago ang lahat, tinitiyak ng Diyos na maayos ang paglalagyan sa kanyang obra maestra. Yan ang great design ng Lord. Bagamat malungkot, ito po ay nabahiran ng kasalanan. Sapagkat sa paghahangad ng 2 taong nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Diba sa chapter 1 ng Genesis, verse 26-27, ngayon naman lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Bakit ko sinasalaysay ito at tinutugaygay? Bago tayo pumunta rito sa verse 20 ng chapter 28 ng Matthew, bakit sinabi sa binasa natin kanina, turuan? Diba sa 20 sabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Because that's the original plan of God. As long as we obey His word, walang anuman pong misfortune, unfortunate event na mangyayari sa buhay natin. Hindi tayo immune sa pagkakasakit. Hindi tayo immune. Hindi natin tatawagin kagaya ng nasa mundo, kamalasan. Alam nyo, anong tawag nila sa 2020? Bat-bat daw ng kamalasan. January pa lang daw this year, nandito tayo sa church noon, January 12, may service tayo, pagdating ng 2 p.m., pumutok si Taal. Natatandaan nyo this year? Pero ang buti pa rin ng Lord, ano, parang sinanay tayo sa, ano yung dahil may ano kasi, may lahar, may ano tawag doon? May asphalt. Kaya nanay ko, 200 pesos, 500 alos, yung N95. Natatandaan nyo noon yung mga mask natin, N95, para hindi pumasok yung particles nung binugan ng vulkan. Parang ipiniprepare tayo ng Lord, ano? Pagdating ng March 15, nandito pa rin tayo sa church. Sunday yan. Lockdown. Gets nyo po yan? Aba, hindi pa nagkasya. Pagdating ng Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ilan ang bagyong dumating? Maya't maya ang lindol. Kung ano-ano ang mga sakuna na nagaganap. Sabi sa GC ng mga kababaihan, sabi ni Pastora Tess, hindi naman daw siya naninisi, pero yung build. Lahat na lang binungkal. Lahat na lang pinatag. Lahat na lang pinatay. Sa Baguio alone, 1,000 pine trees. Nangako pa ang mga mayayamang multi-billionaires na nagtatayo ng kanilang mga malls. Anong tawag doon? Bowling. Merong backhoe na buukain sa pinaka dulo ng ugat, ito transfer daw sa ibang place dahil nga may itata yung struktura. Nando na yung SM Mall sa Baguio. Last thing I remember, tindi ng traffic sa town proper. Alam niyo po, doon sa Baguio, grabe traffic.
Last time na, I think 2012, nandun kami, 2012 pa, ang tagal na nakikita nyo, na natatandaan nyo, na gets nyo po. 2012, parang sa Ambuklaw po kami nagstay para lang maiwasan ang traffic doon sa town proper. At saka sobrang init. At least doon po sa Ambuklaw na barangay, mataas po yung area, mararamdaman mo pa yung lamig. Ano yung punto po rito? Yung Lord ay nagbibilin dito sa original text natin. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Alam niyo po bang bakit nagbilin ng Panginoon turuan ang mga tao? Only in the knowing God's will. Magkakaroon po, yung sinabi mo, Nanay Leonides, parang kulang at kulang. Yung buhay natin, parang hindi pa sapat. Pero pag nasumpungan mo ang Lord, tutuusin, hindi tayo nakasumpung. Siya ang walang puknat ng kakapursu sa atin. Sa devotion kagabi sa Mother Church, sabi ni Sister Ira, ang Lord walang tigil sa kakakatok ng pintuan ng ating mga puso. Sino mang magbukas, papasok ang Lord, He will sup with us. Kakain kasalo natin. At mismong siya ang magiging bukal ng buhay. Natatandaan nyo yung babae sa well of Jacob sa chapter 4 ng John? Ang tatanggap o iinom sa tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, sabi ni Lord. Bakit po? Babalong mula sa kanya ang tubig ng buhay, the fountain na resources ng buhay, ang Lord Jesus magre-rain sa mga buhay natin. Amen? Ang saklap po itong season na ito, sino ang makaka-relate sa siya, sasabihin ko, pag ganitong season, wala na sa hulog. Yung kain, wala sa oras. Yung tulog, wala sa oras. Anong araw na ba ngayon? Anong oras na ba? Pero mabuti na lang nagkaroon ng lockdown talaga. Itong pandemic na ito, alam niyo po ba nung April, para tayong lost. Hindi na natin matrace kung ano yung araw. Nare-recall niyo yung unang pagla-lockdown? Kasi para tayong pinigilan, sanay tayong malaya na kumikilos. Anong araw na ba ngayon? Pero sana itong Christmas season na ito, wag naman na, ay, alas dos na ba? Hindi pa tayo nananghali. Sabi nga po sa Divisoria, grabe. Kahit sinabi na nga, social distancing, wala, hindi nasunod. May tinanong ako, meron pa bang night market? Meron pa rin daw. Meron pa rin mga tiyangge na wala pa rin tigil ng kaka. Sige, bili. Anong tinuro sa atin ng lockdown na ito? Nung unang-unang bugso, marami pala sa mga bagay-bagay na pinaggagagawa natin. Pwede namang wala. Kaya palang hindi mag-mall ng mag-mall. Amen? Kaya palang hindi mag-shopping ng mag-shopping. Swipe ng swipe. Ngayon, shopping na kasi. Add to cart. Grabe, no? Paymaya. Gcash. Thank you, Shopee. Grabe. Totoo po itong sinasabi ko. Alam niyo po, nung unang bugso ng lockdown, masasabi mo talaga, hindi ko kailangan ito, makakasurvive tayo na wala itong ito. At maraming nasa mga pamamahay natin, hindi naman talaga natin kailangan. Amen? Ilang taon na bang nakatupi yung magaganda mong bordadong punda ng unan? Nagtsatsaga ka sa mga guray-guray. Pero pag may dumating na bisita, ilabas! Bagamat ngayon, nung dati, nung ako'y bata-bata, patigasan ng kumot, at saka ng damit, nag-army roll. Ngayon, talagang nag-iiba panahon talaga eh. Palambutan. Bango, downy. Diba? Palambutan. Ano yung pinupunto ko? Pinipreserve natin yung the best. Hindi nyo ba na sumasagi sa isip natin? Ganon din ang Lord.
yung the best is saved for last. Gustong-gusto ng Lord, walang tatalo sa ipagkakaloob niya sa atin. Nung sumigaw ang anghel sa chapter 2 ng Luke, verse 14 o verse 10, Luke chapter 2 verse 10, glory to God in the highest, and on earth, peace to all men. Kapayapaan sa buong sangkatauhan. Ipinakakak ng anghel na ipinanganak na sabsabsaban sa Bethlehem sa Nazareth ang sanggol na magiging tagapagligtas. Amen? Sa bayan ni David, isinilang ngayon ang manunubos, ang anak ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. Still, sa last chapter ng Matthew, verse 20, the assurance of the Lord, go! Ipangaral, ituro, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Bakit tayo sinasabihan ng Panginoon kung ikaw ngayon ay lingkod ng Diyos? Ituro mo sa kanila ang iyong narinig sa akin. Sabi ni Ate May kanina, kung nahihiya kayong mag-share ng harapan face to face, magagawa nyo habang sila po'y tulog sa inyong quiet time, Lord, alalahan mo po ang magulang ko, ang mga kapatid ko. You know why? Kung ang Diyos ay sumasa atin hanggang sa oras na ito, in the person of God, the Holy Spirit, si Satanas din ay merong kasi, merong anointing sa mga taong napipili niya upang hindi matulog at magkatha ng kasamaan. Amen? Yung mga ina-anoint ni Satanas, walang tulog. Wala nang ginawa kung hindi sundin ang tunay na kalooban ng Diyos na ito na ama ng kasinungalingan. Sino yan? Si Satanas mismo. Ano ang choice natin? Sinabi ng Lord dito, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung ang ating pananaw, ang mga mata natin nakatingin lang nung Biyernes, December 25, what now? The day after Christmas. Ito ang sinasabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Ito ang ina-assure ng Lord. Natapos na ang pagdiriwang, natapos na ang puyatan, natapos na ang pakigitgitan sa Divisoria upang makapamili ng kahit katiting lang man lang na ibibigay sa mahal sa buhay. Pero ang katotohanan, bakit tayo merong ganong attitude, nagiging mapagbigay? Kaloob ng Diyos yun sa atin. Amen? Pag na ang Diyos sininkwentro tayo, 100% He will change us. Kung dati maramot ka, kung dati makasarili ka, kung dati masungit ka, pag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin at tinipo ang puso natin, nagiging mapagbigay tayo. Alam ko, hindi mangyayari sa ating kalipunan. Yung sabi ko nung nag-devotion, hindi po ba sa kumpanya, sana yung grand prize ang mabunot sa akin. Sana yun, no? 12 feet, 2-door, GE, inverter, refrigerator, no frost. Sana naman. Tayo pong mga binago ng Lord, hindi po tayo ganun. Amen. Nabanggit ko ron, sabi ko, sa kaaklat ng Korinto, it is more blessed to give than to receive. We know how to love because He first loved us. Marunong tayo ngayong magmahal ng tama, na akma sa design ng Lord because
ang Lord mismo ang unang nagpadama, i-demonstrated this love na walang hanggan pag nandun na tayo sa langit. The very moment you receive Jesus in your heart, nag-start na po ang buhay na walang hanggan sa atin. Yun ang design ng Lord for us to live eternal. Mahabang buhay, walang hanggan. Kung ang mga hindi tumatalima sa kautusan ng Diyos ay merong eternal damnation. Yung mga masunuring anak ng Diyos, ang kanilang nakamit ay buhay na walang hanggan. Sapagkat, sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life." Nung tanggapin po natin si Kristo, do you still remember yung inyong spiritual birth? Amen! Amen! Ako, July 1986. Imagine niyo yun. Hindi pa kayo pinapanganak. Wala pa. Yes. Alam niyo po kung bakit sinasabi ng Lord, turuan ninyo sila. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Antindi po ng buhay na hiwalay kay Kristo. Sabi sa aklat ng Juan, ang mga hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Subalit, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay inilipat mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Bakit tayo inaatasan ng Panginoong Yesus? Turuan nyo sila. Silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Apart from me, you cannot do anything, sabi ng Lord. Iwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung tayo ay iwalay sa Diyos, wala tayong anumang magagawa. Makikita natin, ay bakit naman, successful naman. Hanggang kailan? Walang lasting peace, walang lasting joy. Titiyakin ko po sa inyo, ang taong hiwalay kay Kristo, bagamat punong-puno ng lahat ng maaasam ng isang tao sa mundong ito, dependent po lagi ang kanyang joy. Kung tutuusin nga po, wala siyang true joy. Happiness ang meron siya at dependent kung ano ang circumstances, kung ano yung situation. At higit sa lahat, pinawi ng Diyos sa atin ang matinding takot. Merong mga tao umuuga lang, parang ihimatayin na. Merong mga tao, hindi naman tayo pare-pareho. Takot sa ipis, takot sa bulate, takot sa dilim, takot sa enclosed area. Ang dami-daming phobia. Eh, parang sikat ngayon, sinophobia. Oh, nangingiti kayo, ha? Bakit kayo tawa't akin? Sinophobia kayo? O, diba? Parang lahat na lang. Nakakatuwa lang po. The other night, ako po'y guest ulit sa DWIZ. Glory be to God kay Brother Dodi Lacuna. 10:30 in the evening. Nakakatuwa po siya. Ang sabi niya, Pastor Rabe, can I interview you on air? Nung pong last, ano ngayon? Nung last Thursday? Oh. Ano bang araw ngayon? 24. Parang 25. At Sabado. Sabado ng gabi. Hindi, ay kagabi yun. Friday ng gabi. Pasko ng mismong gabi. Na-recall niyo po, may nagbigte noong morning sa news. Taga-Tagig. Yung tatay, nauna kasing nagpakamatay ang kanyang wife. Kasi pareho silang nawalan ng trabaho. Meron silang dalawang anak. Dahil nagpakamatay na si Mrs., nagbigte, na-desperate na lalo yung husband. Sinakal niya yung dalawa niyang anak. Christmas Day, nung Friday. Binalita nung umaga. Sinakal niya, patay na yung dalawang bata. Merong 2 years old siya, tapos merong parang more than a year. Ganon yung edad. Talagang baby pa. Tapos po, ginawa ng tatay, kumuha siya ng tali.
tapos tinali niya yung liig niya, eh, medyo malaki yung belt niya, malaki pa sa'yo parang kay Eugene ang kanyang laki. Napatid. Napatid po yung lubid at hindi siya namatay. Pero inuli pa rin siya at ang kaso niya is parricide. Nung ini-interview po, sabi niya, yun daw pong ating gabi ng Thursday, noong 24 ng gabi, wala daw po silang pinagharap-harapang mag-ama, namatay pa nga yung wife niya. Yung depression, yung matinding awa sa sarili, sabi ko, Lord, wala man lang bang kapitbahay? Yun na ba ang nawala sa atin? Yung pagbibigayan, di ba pag nagluto ka ng kapuranggit na sopas, uy ate, nagluto ako ng sopas, sino pa ba ang gumagawa dito sa inyo? O ang ating attitude, sa amin nga lang mga apo ko, kulang pa ito, mamimigay pa ako. Yung gano'n, wala bang nag-abot na kapitbahay? Kasi raw hindi sila kumain nung alas 12, nung 24, at lilipat na ngang 25. Webis ng alas 12 ng gabi yun, bale, Biyernes na ng madaling araw. Hindi raw sila kumain. Empty stomach. Kaya lalo niyang, yung driving force niya, patayin ko na lang ang mga anak ko. Hindi niya alam kung paano sila buhayin. Dahil wala na silang kita. Ito yung sinasabi sa atin, turuan niyo silang sundin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Balikan niyo Biblia niyo ang sabi, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Kailangan nating i-share na si Jesus ang pag-asa. Nanay Leonides, alam mo dahil single parent po siya, pumunta kami ni Ate May sa kanyang dalagitang anak during that time. Si Tintin na lang ang isama niyo, wag na ako. Busy siya sa pananahi. Naglalako ng kanyang paninda, pero tingnan niyo ang salita niya ngayon. Dito na kumpleto ang buhay ko. Dati ang daming kulang. Kahit mahiga ang isang tao sa ginto, kung wala si Kristo sa buhay niya, kulang pa rin. Amen? Bakit? Mahirap lang bang katulad nung Christmas Day ang nagpapatiwakal? Eh di sana hindi na nagpakamatay ang mga sikat sa Hollywood. Ano ba si Madonna? Oh no, si yung maganda? Yung magandang babae, Marilyn Monroe. Sige, may mga kwento-kwento. Eh, pinatay naman daw kusa yan. Dinrag naman daw yan. Yung magandang boses, mataas na boses. And si bodyguard, Whitney Houston. Hindi si Whitney Tyson, ha? Hindi yun, ha? Sino pa? Elvis Presley. Sino ba yan dito sa Pilipinas? Ano yung banda? Di ba? Nagpatiwakal. E di sana kung yung mga ganyang bagay ay magsasatisfy ng cravings ng tao, hindi na nagpakamatay ang mga yamang yan. Kilala niyo po yung anak ni RSA, Ramon S. Ang. Nakita niyo yun? Billionaires po yan. Marami ang nagpapatiwakal na nahihiga sa salapi. Yung kanilang fame and fortune lagpas na sa sukatan. Sobrang kotang-kota na sila. Pero bakit sila nagpapakamatay? Isa lang ang kulang. Walang Diyos sa kanilang mga puso. Alam niyo yung sinasabi rito? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Ano ba ang iniuutos ng Lord? Sa chapter 19, di ba? Ay, chapter 28 na ito, verse 19. Tingnan nyo yung 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Yan ang atas ng Lord sa atin. Bakit? Inaani sila ni Satanas. Nakita nyo, gusto mo. Ano sabi niya? Yung pulis? Ano pangalan nun? Janelle! Grabe. Ano sabi niya? Gusto mo? May sinabi siya sa video. Gusto mo tapusin na kita ngayon? Alam niyo po, hindi siya nagkasa. Tingnan niyo yung video. Hindi siya nagkasa. Kumbaga, nandun na yung kanyang daliri doon sa trigger. Nakakasa na yung baril. Puk! Puk! Hindi pa nagkasa.
May kasunod, sa dalawang nakabulagta, tigisa pa uli. Gusto mo, tapusin na kita ngayon? Walang segundo. Kinalabit niya ang gatilyo. Close range. Nagagets niyo yun? Ito yung sinasabi ng Lord. Ang diablo, walang pahinga. Ang diablo, walang pahinga para mag-ani ng precious sa sight ni God. Sino ba yung precious in the sight of the Lord? Di ba yung kanyang obra maestro? Ikaw, kayong lahat at ako. Yun yun. Oo, mapalad tayo. We are so much blessed right now dahil nandito tayo sa church. Paano yung iba? This very moment, merong nadidepress at nag-contemplate na tapusin ng kanyang buhay. Amen? Konting bagay nagtatampo sa Diyos. Konting bagay nagtatampo sa nanay, sa tatay. Dumaan yung Pasko, hindi naman ako binili ng sius. Parang ang sarap ipasalubong sa kanya yung lumpo. Putol ang paa. Wala pang kamay. Pero ang ganda ng ngiti. Konting bagay, itinatampo. Konting bagay, nagdaramdam. Pero sa oras na ito, labis-labis ang pagpapalang meron tayo. Amen? Bakit? Hindi lang nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan nating lahat. Sabi ni Jesus sa aklat ng Isayas, yung inyong mga pangalan ay nakaukit sa aking palad. Sabi niya sa chapter 10 ng John, verse 28, no one can snatch you from my very hand. Pakitingnan mo, Kuya Roy, kung tamang verse 28 o 27, chapter 10 ng John. Walang sino mang makakaagaw sa inyo mula sa aking mga kamay. Bakit? Tangan-tangan tayo ng Diyos. Ano itong pinapaalala ng Panginoon? Kung siya ang source ng lahat ng bagay na mabuti, everything that is good, everything that is blessed, that is excellent, lahat ng bagay na kapuri-puri, lahat ng bagay na maringal, lahat ng bagay na punong-puno ng kagandahan, siya ang source at idinulot sa atin. Ba't tayo parang meron pa rin kulang? Samantalang ang mga walang naririnig na salita ng Diyos, nagpapatiwakal. Alam niyo po ba yung dumarating na araw, magmatsyag po tayo. Ang gumalaw po na fault is Metro Manila fault. Dito sa Marikina, meron sinasabi ang mga volcanologists, the big one. Sabi, mainam daw na unti-unti na be-ventilate yung pressure ng tectonic plates o ng fault line na nasa ilalim ng lupa kasi mayat maya nga ang lindol. Alam niyo po ba nung Wednesday, Thursday, Friday at saka kahapon, hapon na lang po umulan, ang tindi ng init pero December tayo parang tayo po ay summer na summer. Tama rin naman, extreme heat tapos ang kapalit talagang merong movement sa platelets ng ating pundasyon ng mundong ito, the very core of this earth. Pero kung si Kristo ang nakasentro sa buhay natin, kahit ano bang gumalaw dyan, maglaglagan man lang ang mamlat ng planeta, hindi tayo matatakot. Bakit? We are in the hands of God. Ano yung binasa ni Roy? Walang sino mang makakaagaw sa inyo mula sa aking mga kamay. No one can snatch you from my very own hands. Ano sabi sa Isaiah? Your name is inscribed on the palm of my hand. Sa palad ko, nakaukit ang bawat pangalan nating lahat. Amen! Amen. Palakpakan nga natin ang Diyos! Purihin ang Panginoon! Marami ang nawalan ng trabaho. Isa na ako sa nawalan ng mahal sa buhay na hindi kami ready. Kasi hindi ko inakala na ganun ka-severe. Open heart bypass, binuksan ang puso ng kapatid ko last April, mahal na araw. April 4,
naoperahan. Pagdating ng Friday po yan, pagdating ng Sabado, nag-thumbs up pa raw siya. Ibig sabihin, hindi na kinailangan pitikin yung kanyang puso na nilagyan ng, binuksan po yung puso niya. Binaren ang kanyang mga ribs para lang po ilabas yung puso. Pagdating po ng Martes, nung Sabado, Biyernes, inoperahan. Sabado, nag-thumbs up. Pagdating ng Martes, Martes Santo, namatay. Pagdating ng Agosto, kapatid ng nanay ko at asawa niya, ang tito ko, sabay namatay. August din, Augusto, namatay ang kuya ng brother, anang asawa ko. Marami tayong mahal sa buhay ang nawalan, nawala dito sa atin. Pero pinagpapaalalahanan po tayo ng Lord. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo. Ano ba yung commandments ng Lord? Di ba mayroong binigay kay Moses 10 sa Old Testament times? Alam niyo po yung first daw na sa 10 commandments, nakaugnay lahat yun, nakapatungkol lahat yun sa Lord. Ako ang Diyos, wala nang iba pa. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang yuyuko ni sasamba man sa kanila. Huwag kang gagawa para sa sarili mo ng imahen na kahawig ng mga anghel, ng mga nilalang sa langit, sa lupa, sa dagat, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran. Sabi ng Lord, ano yung kalima? Remember to keep the Sabbath holy. Ito yun, Sunday. Panglima yun. Pagdating ka-anim, ano yung ka-anim po? Huwag kang papatay. Thou shall not kill. Diba? Sunod-sunod na yon. Huwag kang makikiyapid. Igalang mong yung mga magulang. Diba? Ang yung ama't ina. Huwag mong nanasain ang anumang ari-arian ng yung kapwa. Huwag kang tatayo upang sumaksi sa mali. Diba? Yun yung lima na huli patungkol sa ating relationship dito sa kapwa natin tao. Pagdating ni Kristo sa bagong tipan, ang 10 utos ay napapaloob na lang sa dalawa. Ano yung dalawa? Unang-una, ibigin mo ang yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Ang pangalawa, bigin mo ang yung kapwa katulad ng iyong sarili. Yun po yung summary. Doon sa dalawang yan, ibigin mo ang Diyos. Yung first 5 sa 10 commandments na binigay kay Moses, nakatungkol lahat yun sa Lord. Yung huli na 5, patungkol sa kapwa. Kaya yung pangalawang test, kautusan, dito sa binigay ni Jesus, mahalin mo ang yung kapwa gaya ng iyong sarili. Pag tayo na mga kumikilala kay Kristo, genuine ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi mo iisipin ang kapintasan ng iyong kapwa. Amen? Bakit? Kinukompel ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi ka na, ayan, tsaka. Di ba yung mga salita na, ay, tao ba yun? Akala ko kulugo. Lalo po ngayon, walang censorship dyan sa ating SOCMED. Kaya nga, yung batang anak ng pulis eh, di ba, close range? My dad is a policeman. Sabi nung binarel, I don't care. Doon na trigger lalo yung pulis. Gusto mo, tapusin na kita ngayon. Look! Hindi naman gumanon eh. Talagang nandun na sa daliri, sa gatilyo. Yung daliri niya, hindi po siya nagkasa. Nandun na talaga sa kanyang, saka walang remorse. Nakita, pok, pok. Tapos nakabulag ta na, pok, pok. Ang saklap, di ba? Alam niyo kung sino nagdiriwang? Si Satanas. Si Satanas ang, hindi ko sasabing, nananagumpay siya. Dahil nandito pa tayo, magsalita tayo. Anong sinasabi sa binasa natin? Turuan nyo sila na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Sundin nila. Pag hindi tayo nag-share ng gospel ni God about the goodness of the Lord, alam nyo ba, ang bukal ng pag-ibig siya, bukal ng buhay siya,
bukal ng katotohanan at katapatan siya. Lahat ng magagandang bagay, ano sinabi ba ng Lord nung nagkikreate siya? Pinagmasdan ng Lord ang kanyang lahat ng likha, and He said, it was good. Nasiyahan ng Panginoon. Bakit? Yung mata ng Lord na is niya idulot sa atin, yung the best. Tingnan nyo, nagkasala ng mga gulang natin, si Adan at si Eva. Sa chapter 3, right there and then, di ba sabi, Adan, Adan, nasaan ka? Nagtatago po ako sa mga puno ng igos. Nagtatago po ako kasi ako'y hubad. Alam nyo bakit? Kinreate silang perfect. Kasi noong chapter 1, chapter 2, hindi nila nakikita yung kahubaran nila. Wala silang mali siya. Di ba meron tayong sinasabi ngayon sa tao? Ay, nakakatuwa yung taong yan. Walang masamang tinapay dyan. Eh, uto-uto naman yan eh. Yan pa ang sasabihin. Ibig sabihin, hindi siya marunong magtanim, hindi siya marunong gumante, hindi siya marunong na pag sinabi. Ako na nga lang po eh. Yung luma akong pagkatao. Huwag mo akong gagawa ng isa, bubweltang kita ng 11. Di ba paulit-ulit kong sinasabi, yung kapatid kong lalaki na magkasunuran kami, ako ate niya. May kasalanan siya sa akin, tumakbo sa likod ng nanay ko, tinatago ng nanay ko, ginaganon ko para makamasampal ko man lang o masuntok. Ginaganon ng nanay ko, tinatago. Eh, hindi ako makagante, umakyat ako sa taas. Ginunting ko ng ginunting yung kanyang uniform. Talagang maninipis na gunting. Ay pagkakagunting. Tinilad-tilad ko yung kanyang uniform sa school. First year high school siya, third year ako. Hindi na kami bata. Pero yun ang aking attitude. Third year high school ako. First year siya. Yun ang pagitan namin. Papasok kami sa school, wala siyang uniform eh. Kasi mahirap kami. Wala siyang pangalawa. Mag-excuse sa teacher, t-shirt na white. Pero walang polo shirt. Yung may paha dito, yung sa uniform na lalaki, puti, tapos khaki, na pantalon, tas nakapaha, may butones. Isa lang yun, ginunting ko ng ginunting. Kasi hindi ako makagante. Yun tayo. Kinreate tayo ng Lord na perfect. Even the place na pinaglagyan sa tao, perfecto. Alam nyo ba ang talino na binigay ng Diyos sa tao? Alam nyo, lahat ng uri ng hayop, lumilipad, gumagapang, surot, tipaklong, mga insekto, lahat ng yan ang nagbigay ng pangalan, si Adan. Alam nyo ba, kahit deep sleep, nilagay ng Diyos si Adam sa deep sleep, kinuha ang isang ribs, ang isang rib niya, ginawa niyang si Eva. Pagbangon ni Adan, sa sobrang talinong binigay ng Diyos, nasilayan si Eva. Babae, Eva ang tatawag ko sa iyo sapagkat ikaw ay mula sa laman ng aking laman at buto ng aking buto. Bakit naka-deep sleep siya? Alam niya yun. Bakit niya alam yun? Siya ang nagbigay ng pangalan kay Eva. Ganon katalino at perfect ang ginawa ng Diyos na creation. That's the great design of God. Hindi babalik ang Lord hanggang hindi maibabalik lahat yan. Kailangan nating tumalima. Kailangan nating makikooperate. Itong sinasabing ito, kaya nga't humayo kayo. Alam nyo yung provision ng Lord sa verse 18 ng chapter 28? At sinabi sa kanila ni Jesus, lumapit si Jesus eh. Ano nakalagay? Lumapit. Si Jesus at sinabi, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Verse 19, kaya nga, humayo kayo, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa, turuan niyo silang, sumunod nga doon sa pinag-uutos niya, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ano ang aim ng Lord? Maibalik sa dating state yung perfection na ginawa niya. Amen? Kung tayo pakere-kere pa rin at bench warmer, nadidelay po. Kailangan natin gumising. Amen? Alam niyo bakit nagsalita ang Lord? To assure us, kahit tapos ng Christmas noong Biyernes, every day of our lives, habang tayo nandito sa mundo, He will be with us. Pag pumikit ang mata natin, lalong kasama natin siya. We will be with Him. Amen? Ano ang kulang? Ano ang hahanapin natin? Habang nandito tayo, ina-assures natin niya tayo,
in the person of the God, the Holy Spirit, He will be with us all through the moment of our lives. Wala ka mang pakialam, wala ka mang ganang mag-church, nandyan siya sa iyo. Amen? Wala siyang sawa. Nagpapaalala sa atin. Pag pumikit na ang ating mata rito dahil kung tayo mamamatay, kung sakit, kung aksidente, kung ano man ang ginawa sa atin, pipikit, we will give the host in a twinkling of an eye, in a blink of an eye. To be absent with the body is to be present with our Creator. Amen? We will be with Him. Ano ang tinatawag na buhay na walang hanggan? Nung kilalanin natin si Kristo, nalipat tayo at na-transfer sa family of God, meron na tayong buhay na walang hanggan. Ang nananampalataya kay Kristo, bagamat mamatay, muling buhayin. Hindi sa pagdating ng panahon. Ngayon, meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen? Bakit natin minsan sinasalaula the great gift of God? Kahit nilapastangan siya ng kanyang creation. Chapter 3 ng Genesis. Adan, Adan, nasaan ka? Natatago po ako kasi ako'y hubad. Kinain mo ba yung bunga ng punong kahoy na sabi kong huwag niyong kakainin? Kasi, tingnan niyo chapter 3 ng Genesis, itong babaeng binigay mo sa akin, ang sisi na si Lord. Hindi niya nga ginanong kanyang, ikaw kasi. Pero sinabi niya, kasi itong babaeng binigay mo sa akin. Nung kay Eva, kasi yung ahas, sinong ituturo? Wala naman. Yun ang ating game. Diba? Blame game na nangyayari ngayon sa sistema ng tao. Hanggang makakalusot nga, lulusot, diba? Tayo po ay pinaaalalahanan ng Lord, the assurance of the Lord. All powers in heaven and in earth was given to me. Therefore, go and preach the gospel. Bakit ganito ang agenda ng Lord? Bakit ganito ang kanyang mandato sa atin? Bakit ganito ang strong command? Kasi kailangan nating i-share ang gospel. Otherwise, sila po ay mag-e-end up sa impyerno. Amen? Di ba may nagsasalita, buhay pa? Impyernong buhay to. Impyerno namang bahay to. Ikaw, demonyita kang babae ka. Kasi hindi nga tumitigil. Mga demonyo kayo. Tumigil ka nga. Sa katotohanan po, He is the Prince of Peace. Kung tayo ay totoong tumanggap sa Prince of Peace, hindi na tayo, uneasy tayo. Ewan ko sa inyo, pag may nagmumura, yung mga tugtugan na walang kawawaan, nagigets nyo yon? Parang kinukulot yung utak mo. Kasi tinanggap natin ang prinsipe ng kapayapaan. Hindi na tayo mahilig doon sa taltalan, sa agutan, at pakikipagbabag. Ano yon? Kinutusan mo rin, anak ko. Ikaw ha, kala mo ha? Pigilan niyo ako. Yung mga ganun pong punto. Tayo po ay pinagbibili na ng Lord ngayong umagang ito. Tapos na yung Christmas ng Friday. Pero every moment of our lives, the Lord is with us. The Emmanuel is or will remain Emmanuel. That God is with us. San man tayo pumunta, saan man tayo pumaroon, anumang sitwasyon ng buhay natin, masaya ka man, malungkot ka man, gusto mo nang magpatiwakal, lalong nandyan ang presensya ng Diyos. At kinukumpel ka, anak, wag. Amen? Kasalanan yan. At never ngang sasagi yan sa atin. Bakit? Kung totoong si Kristo ang nakatrono sa mga buhay natin, wala pong puwang ang gawa ng Diablo. Sabi po sa 1 John, I think chapter 3, ang isang nakipag-isa kay Kristo, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Pastora, perfect na po ba tayo? Holy na po ba tayo? Ang pinupunto po, hindi deliberate. Hindi intentional. Maaaring nadudupilas po tayo, pero maya't maya, ang taging sa puso natin ng banal na Espiritu Santo, mali yan. Hindi tama yan. Sino po yung nakaka-relate sa sinasabi ko? O parang okay lang sa atin ang lahat. Nagbibiruan ng berde, mas berde ka.
Nagjo-joke nang walang ka-enta-enta. Ikaw ang bumabangka. Huwag naman po. Tayo ay bago ng nilalang. Amen? Paanong maniniwala ang sanglibutan kung hindi natin seseryosohin ang ating mandato sa Diyos? Yung buhay na nakay Kristo, binagong buhay. Ang lahat ay lumipas na. Narito, pawang bago ng lahat. Amen? Kung matampuhin ka dati, ngayon po hindi na. Kung konting kibot, bigyan po natin ng puwang ang pagpapasensya. Kasi yun ang bunga ng Espiritu Santo. Ano yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Faithfulness pa pala. Katapatan, kahinahunan, kabutihan, pagpipigil sa sarili. Yan po, hindi the fruits, ha? The fruit of the Holy Spirit. Yung karakter ng Lord, ibinihis po sa atin. Amen? Kaya hindi po mahirap na yung sinasabi rito, turuan nyo silang sundin ang lahat ng itinuturo ko sa inyo. Ano ba yung commandment ng Lord? Sinight na natin kanina sa Old Testament, 10. Pagdating ng New Testament, 2 na lang. Pag naka-first base tayo, inibig natin ang Diyos, madali nang ibigin ang ating kapwa. Hindi ka palapintasin, hindi ka mapaghangad, sana yung pinakamalaking box ang mabunot ko. Hindi po ganun. Mapagpaubaya na. May forbearance na. May patience. May higit sa lahat, love, because God is love. Amen? We love because He first loved us. God is love. Amen? Ano po yung sinasabi riyan? Turuan nyo silang sundin ang lahat ng aking ipinag-uutos. Recall natin, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano yung isi-share natin? The Gospel. Anong naranasan mo? Nakapangyarihan ng Diyos. E di ibahagi mo yun. Dati, marami tayong patotoo. Amen! Nung maliliit po ang anak ko, wala kaming pambiling tempra o kalpolo, kung anumang analgesic. Tumitirik ang mata ng anak ko. Nagmakaawa ako sa Diyos, nilay hands ko. Yung sinasabi ni Ate May, wala kaming pambili dahil ang lahat ng sweldo. Maniwala kayo, 450 ang paycheck ng kinsenas ng asawa ko. Ang aming apartment, 1,000. Alam niyo po, buti na lang, jumper ang tubig at kuryente. Dahil bago yung apartment, wala pang metro. Pero buong 1,000, 2 bedrooms. Kasi nagpa-transfer ang husband ko dito sa Malabon from Quezon City. Rookie policeman. May lagnat ang anak ko, nagmakaawa ko sa Lord, Lord. Ampatin mo yung taas ng lagnat. Kasi nga titirik ang mata dahil lagi siyang tumitirik. Wala kaming pambili ng gamot. Ang asawa ko naka-duty pang gabi. Kami lang na, ako lang at saka yung 2 kong anak na maliliit. Umiiyak ako sa Diyos. Alam nyo ba, himala ng mga himala. Butil-butil yung kanyang pawis. Timplahin ko ang likod, basang-basa. Nung lagyan mo na ng thermometer, yung traditional, yung mercury, ginanon, 36. Samantalang 39 to 40, ang kanyang lagnat. Yan ang Diyos. Marami tayong patotoo. Naranasan natin ang himala ng Diyos. Naranasan natin ang kamay ng Diyos. Nababasa natin ang salita ng Diyos. Sino ibabahagi natin yung naghimala sa mga buhay natin at sa buhay nating lahat? Amen? Mahal niya ang buong sandaigdigan. Namatay siya para dito. Kulang tayo sa pag-herald. Kung ang mga angel nag-herald sa mga shepherds doon sa parang 2,000 years ago. Ano ang gagawin natin ngayon? I-herald natin ang mabuting balita, ang gospel of truth. Amen? The gospel of God. Amen? Na may kapatawaran sa kasalanan, na mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Si Jesus lang ay sapat na. Sabi po sa Old Testament, the God who is more than enough. El Shaddai. The meaning of El Shaddai. The God who is more than enough. Higit pa siya
sa sapat. Amen? Can we all stand up? Let's sing to God the wonders of your love. Can we sing this song to Him? Buong pagsamba natin, naawitin ang kantang ito sa Lord. Glory to His holy name. Hallelujah. Glory, hallelujah. From verse 1, let's sing this song. Hallelujah, Jesus. Inhabit the praises of your people. Hallelujah. You delight in the glory of your Son. Hallelujah, Lord. In the kingdom of the Father we will worship. In the kingdom of God we find our home. The wonder of your love will break the chains that blind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God. Sing your hallelujahs to the Lord. Hallelujah. With all your heart. We will worship you. Holy as your name. Holy as your name. Sing hallelujah, we will worship you, holy is your name, holy is your name, Lord. Hallelujah, Lord. And together we will lift the name of Jesus. And together we will sing of your greatness. We will join in the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. Hallelujah, Lord. The wonder of your love will break the chains that bind us. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God. Sing hallelujah. We will worship. Holy is your name, holy is your name. Sing out to God, sing hallelujah. We will worship you. Holy is your name, holy is your name, Lord. Jesus, hallelujah. And together we lift the name of Jesus. And together we sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God. The power of your touch releases us to worship. Sing out to God. Sing hallelujah. We will worship you. Holy is your name. Hallelujah. Sing out to God.
out to God. Sing hallelujah. We are, we are. We worship you. Holy is your name. Oh, it's so good. Sing out to God. Sing hallelujah. We are, we are. We worship you. Holy is your name. 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 Oh, Lord. Oh, Lord. Glory, Lord. Ikaw na Diyos, nakataas-taasan. Hallelujah. Ikaw noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Walang ibang Diyos maliban sa'yo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, glory. Lord. Hallelujah. Ibang pinakadakila at wagas at dalisay na pag-ibig maliban sa pag-ibig mo, Panginoon. Ikaw yun din ang pinakadakilang handog o regalo sa sangkatauhan. Jesus, the greatest gift of all times and the greatest love of all na i-demonstrate ng Diyos towards all men. That you have demonstrated your love towards us. That while we were yet still sinners, pinili na ng Panginoong Jesus ang mamatay sa aming lugar. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Ina-assure mo kami. Hindi mo kami ikukomisyon. Hindi mo kami utusan ng empty-handed. Sinabi mo sa teksto namin, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay pinagkaloob na sa iyong lahat. Kaya nga, umayo kami. Ipangaral ang iyong kautosan sa lahat ng mga bansa. Gawin namin silang mga alagad mo. Ayaw mo silang mapasakamay ng Diablo. Kung aalalahanin namin ang dating buhay namin, puro kasamaan, puro kawalan ng pag-asa, puro kadiliman, puro kasipayuan, puro pait, puro dusa ang aming mga tinitiis. Subalit ang Panginoong Diyos ay dumatal sa sangmaliwanag na sanglibutan ito. Inako niya ang lugar ng taong makasalanan. Siya ay naging mahirap upang kami umaman. Siya ay namatay upang kami mabuhay. Lord, salamat po sa dakilang handog mo, Ama, sa buong sangkalupang ito. Maging ang kalangitan ay nagdiriwang nang dumating ang pag-asa ng sandaigdigan. Ang tagapagligtas ng sanlibutan ay sinilang sa bayan ni David, sa Bethlehem, sa Jerusalem. Lord, we thank you. Lilipas ang okasyon, lilipas ang ingay ng selebrasyon, Panginoon. Pero tinitiyak mo sa lahat ng segundo ng mga buhay namin, sa bawat saglit ng mga buhay namin, anuman ang sitwasyon, anuman ang aming sirkumstansya, anuman ang lugar na kinalulugaran namin, ikaw ang Diyos na patuloy na sumasa amin. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, O Diyos. Emmanuel, the God is with us all through our lives and even to the eternal life. He is with us.
with us. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po. At patuloy na bigyan mo ng boldness ang bawat isa na ibahagi ka sa mga wala pang pagkakilala sa iyo. Agawin namin sila sa apoy ng impyerno. Lord, in Jesus' name, yun ang atas mo. Yun ang mandate mo sa amin. Our great commission, our mandate is to teach them na sundin lahat ang iyong mga kautusan. Lord, salamat po. Sambayin ka, purihin ka. Bless your people, I pray. In Jesus' name. And every people of God will shout, Amen! God bless po! Ayan, napakasarap naman po ng ibinahagi na ating pastora na Word of God, no? Lahat po tayo, may kakayanan po tayong magturo. Naniniwala po tayo dyan. Hilingin lang po natin ang banal na Espiritu para gabayan niya tayo kung paano tayo mag-i-start para i-share ang Word of God. Magsisimula sa mga sarili natin. Amen po ba? Amen. Kaya sige po, dako po tayo sa isa pa namang gawain na ating pagbibigay, tithes and offering, sa mga walang sobra, okay lang po na ilagay po natin dyan. Sige po, tawagin ko po ang magpapanalangin ng ating tithes and offering si Kuya Miko. Ngayon po ay magsitayo po muna tayong lahat para po ipag-pray po ang ating tithes. Yes, Lord, marami pong salamat, Panginoon, para sa araw na po ito, Panginoon, na kami po ay nagsama-sama ngayon ulit, Panginoon, para po sa huling linggo po ng taong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga blessings na binigay niyo sa amin at pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka lagi, Panginoon, sa araw-araw na pamumuhay namin, Panginoon. Nandiyan ka para sa aming paggabay sa amin, Panginoon, para itama ang aming mga kamalian, Panginoon, para bigyan kami ng kaligtasan, Panginoon. Panginoon, narito po, Panginoon, ang aming offering, Panginoon, ang tithes, Panginoon, na ipinagkakalob sa inyo at sa inyong sambahan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng meron kami, Panginoon, ay galing po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang nagbigay po sa amin na, Panginoon, ng mga ito, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maibalik po namin sa inyo ang kahit kaunti man po ay pasasalamat po namin para sa lahat po na nangyari po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, sa mga tao po, Panginoon, na nandito ngayon, Panginoon, na nagandog, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, i-bless niyo po silang lahat, Panginoon, nang sa gayon, ang bawat isa po, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na magpasalamat sa inyo, magbigay sa inyo ng pasasalamat at papuri, Panginoon, at pasamba, Panginoon. Para naman po, Panginoon, sa mga taong, Panginoon, ay nang wala pa kakayahan, Panginoon, na maghandog sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa ibang paraan po sila nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Napatuloy pa rin po sila na nagpupuri sa inyo, Panginoon, at sumasamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nandiyan ka lagi, Panginoon, sa tuwing kami, Panginoon, ay nangangailangan ng tulong, Panginoon. Panginoon, patuloy mo po kaming, Panginoon, ay samahan, Panginoon, sa aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon, at kami ay gabayan, Panginoon, patungo sa landas na aming tatahakin, Panginoon. Yun lang po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po. Sa mga wala pa pong sobre, ando dun lang po sa likod, ha, para po aware po kayo.
Sige po, sa oras po na ito, tayo po mag-closing prayer and benediction. Tinatawagan ko po si Sister Nelly Marcelino para po ipag-pray. Sige po, tayo-tayong lahat. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa umagang ito, Ama, maraming salamat sa lahat na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Lahat na bagay, Lord, aming nakikita, aming nakakamtan, Ama. Pinagkaloob niyo po sa amin, lalo na po, Panginoon, ang pagligtas niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, dahil isa po kami sa inyong mga anak na inaangkin niyo po bilang anak, Panginoon. Dahil tinanggap po namin kayo, tagapagligtas sa aming buhay, Ama. Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila sa buhay namin. Thank you, Lord, sa word niyo po, Panginoon, na dapat kami sumunod sa inyong mga kagustuhan, Lord. Sa inyong mga turo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa mga katuruan, Panginoon, na aming natatanggap, Panginoon, at aming pinamumuhay sa araw-araw. Thank you, Lord. At ito paghihiwalay, Panginoon, last Sunday ng year 2020, Lord. Thank you, Lord. Masama man o mabuti, Ama, maraming salamat, Panginoon. Dahil kayo po, Ama, ang may bigay nito, Panginoon. Lord, thank you so much, Lord. Lord, dalangin po namin ang inyong pagpapala, Panginoon, ang pag-asa, Lord, sa 2021 pa at 2021, Lord. Kayo pa rin aming kasama, Ama, at hindi po kami maghiwalay sa inyo. Lord, kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Panghawakan niyo po ang buhay, Lord, magpakailanman, Ama. Hanggang kami, Lord, ay kunin niyo po sa inyong trono po kami, Ama. Dadalhin niyo, Panginoon. Lord, thank you so much. At sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.